Simula ng The Unmarried Wife, dun tayo nag-launch ng ating Ask Angelica. Ginawa ko talaga sa show, ano? Yes. So, nandito na naman po ako para sumagot ng inyong mga love problems. Pipilitin ko pong sagutin ang mga love problems ninyo kahit na ang love problem ko hindi ko masagot. So, simula na natin. Please, again, sorry. Before tayo mag-start sa first questions, meron na kami ibibigay sa inyo. May ibibigay kayo dito sa akin? Yes! For the unmarried wife. Huy, na-fragile ako na tiri Aida. Yes. Best actress. So, yeah. Pasalan natin. Thank you. Thank you, famas. Yes, nakuha ko na siya. May best actress na ako sa pelikula. Yes. For the unmarried wife. Ayan. Maraming salamat sa lahat na bumubuo ng The Unmarried Wife. At, syempre, unang-una sa lahat na bumubuo ng famas. Ito talaga ako nagpasalaman. Kasi, lumalandi pa po ako sa Japan noon. Nagpanti-pantian ako nito sa Japan. So, hindi ko naman din kasi ina-expect na mananalo ako. So, ayan, sa lahat na mubo, kay Direk Mario, kay Ate Vanessa, kay Jairo, sa writers, sa staff, kila Miss Elma, sa promo team ng The Unmarried Wife, maraming salamat. At syempre, sa dalawa kong leading men na si Kuya Ding Dong at Sir Paolo, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin na may tatawid natin ang pelikula. Oh my God! Yes! Yes! Yes, after! Hi! Grabe siya! Parang yung processing, tinitingnan niyo ano kung kanya talaga yung trophy. Yes, kasi ito na lang ang meron ako. Thank you! Ayan! Sige! Idahin siya ilagay para yeah, pag nasasaktan ako, naaalala ko lahat ng tagpay. Yes. So, simulan na natin. Sige, simulan na natin. Ayan. Ginigigil niyo si ako. Okay, galing kay Amethyst. Bakla to. Hi, Miss Angelica. Hello din. Sa'yo mismo. Ay, sorry, bago yung phone ko. Hindi ko alam gamitin. Ayan. Hi, Miss Angelica. Galing po kasi ako sa heartbreak and a toxic relationship. Pero thankful po ako dahil doon, alam ko na ang worth ko ay yan. Ay, pero ask ko lang po kung paano ba totoong mahalin ang sarili. Ano po ang tamang mindset? Saan po ako magsisimula? Well, alam mo, pagka talaga galing ka sa isang relasyon, pwede nating pwede kasi tayong maging bitter eh. Pwede tayong sumama yung loob natin. Pwede tayong hindi maniwala na wala nang mangyayari. Wala nang mas maganda pang mangyayari. Pero ang totoo niyan, once na binuksan mo yung mga mata mo, there's no right process naman kung paano mo ba mamahalin yung sarili mo. Siguro kung saan mo lang nakita yung sarili mong pinakamasaya. Sa pag-witchcraft ba yan? Sa travel, sa studies, kung gusto mong mag-aral ulit. Gusto mong i-focus yung sarili mo sa work. Kanya-kanya kasi tayo ng take sa buhay. Gusto mo bang mag-focus sa pamilya mo? Makipagbarkada ka ulit sa mga na-miss mong friends dahil masyado ka nag-focus sa relationship. Madaming-madami yan. Gusto mong mag-social worker, di ba? Ang dami talagang paraan para mahanap mo yung happiness. Baka minsan yung happiness, nasa pagbibigay pa rin ng happiness sa ibang tao, sa mga mas nangangailangan nun. So I think yun yung mas tamang mindset. Huwag kang maging selfish pagdating sa pagbibigay ng happiness sa ibang tao, lalong-lalo na sa sarili mo. Tignan mo lang kung saan kayong tawang-tawa lagi. Di doon ka masaya. Ay, nakakatawa dito. So ito na yun lagi mong gawin. Ganun lang kadali yan, Amethyst. And I'm so happy for you dahil nakikita mo unti-unti yung worth mo. Yan naman ang pinaka-importante sa lahat. Yung respetuhin mo yung sarili mo. Okay? Dito naman tayo kay... Hello po, Ate Angie. May problema po ako. Ako din naman.
Paano ko po ba makakalimutan yung taong sobrang minahal ko? Kung magkasama kami sa isang office. Lahat na ginawa ko para iwasan siya. Pero ang hirap kasi, maraming times na kailangan namin mag-usap about work. Dahil doon, bumabalik yung feelings ko. Ang hirap talaga. Please help me po. Hindi po naging kami officially kasi committed po siya sa iba. Galing to kay Hopes. Taray ng pangarap ang sigarilyo. With S. Yes, with S. Alam mo, Hopes. To begin with, mahirap yan kasi magkasama nga kayo sa isang workplace. Pero, di mag-resign ka, mahirapan. O kaya siraan mo siya sa boss nyo para masisante siya, di mas maganda rin buhay mo. Wala na siya, di mo na siya makikita. Hindi, pero sa totoong buhay, mahirap talaga yan. Mahirap ipasok kung yung professionalism kapag meron ka talagang nararamdaman para dun sa taong yun. And yung pinakamahirap dun, hindi kayo. Kasi committed siya sa iba. Alam mo, tigilan mo yan. Kasi wala namang masamang magmahal eh, di ba? Pero siguro kapag may nagmamayari na ng pusong yun, tigilan mo. Huwag mong agawin. Yung mga nangaagaw, bad yan. Siguro, mas mag-explore ka na lang sa ibang bagay kapag tapos ng work. Lumabas-labas ka, gumimik ka, magpunta ka ng mga bars, kung ayaw mo ng alcoholic, magpunta ka ng library, makakita ka doon ng mga matatalino, kaya kung gusto mo ng mga adjut na tao, magpunta ka ng Starbucks, magkape. Marami kang makikita mga single kung saan-saan, buksan mo lang yung mga mata mo, huwag ka lang mag-focus sa kanya. And siguro pagka nakakita ka na ng konting kilig sa iba, unti-unti na yan, magtutuloy-tuloy na yan. Unti-unti madededba mo na siya. And who knows, baka pag dinedba mo siya, mapansin niya na, ay, parang namimiss ko yung ano, yung banter namin, kung ano yung meron kami nitong katrabaho ko. Ma-realize na, ay, may gusto pala ako sa kanya. Pero kung tayo magpunta doon, hopes ha, huwag kang tatangat. Huwag kang hopeful hopes. Sinasabi ko lang yung possibilities na mga pwedeng mangyari kapag ka, hindi mo na siya pinansin, di ba? Kasi alam mo yung mga tao, di ba, pag hindi niyo pinapansin, mas parang, ay, pati na niya ako pinapansin. Parang hindi na niya ako type, ganyan. Kasi, masyado silang mga ano, kampante ang mga yan pag alam nilang gusto mo sila. Dead ma sila sa'yo. Feel na feel nila yan. Yun ang mga gusto nila, yung importance sila. Pero pagka binigyan mo ng importance yung iba, maiinggit sila doon. Parang isipin nila, sayang mo ako dapat yun. Pero gawin mo yun in a sincere way, ah. Yung talagang, huwag kang manggamit ng tao na, ay, ito na lang, pagsisilosin ko si ganito. Hindi yun nag-work ng ganun. Bad yun, hopes. Okay, dito naman tayo kay John na rin. Ay, may pangalan siya, William Moore. Sa next na magiging relationship mo, ano na ang pipiliin mo? Yung taong mahal na mahal ka o yung taong mahal na mahal mo? Siguro, hindi naman yun magmamatter. Basta ang importante, mahal niyo isa't isa. And magtutuloy-tuloy na lang yun kung sino ba yung mas mahal nito, mas mahal ka. Actually, hindi naman pinag-uusapan yun eh. Dapat, di ba, parang give and take kayo talaga sa relationship. And siguro yun yung mas gusto kong hanapin. Ayokong maging selfish na kakampante ako sa next relationship ko. Tapos gusto ko mas in love siya sa akin. Tapos ako, hindi ako masyadong magbibigay. Magiging unfair yun sa susunod kong partner. And kapag ka naman nag-all out ako, tapos siya parang pepetix-petix, eh di naging tanga na naman ako noon. So, at saka may na naman ah. So, tayo masyado doon, di ba? Maganda yung balance lang. And sana naman natuto na ako, di ba? Yung alam ko ng balansehin, yung alam ko na kapag medyo naiisahan na ako, ganyan. Malalaman natin yan in the near future, mga next week. Sabi, confident. Pia. Eto naman, Miss Angge, bakit po gano'n? Ewan ko din! Okay na.
Bakit po ganon? Marami naman akong dinidate and super okay naman sila. Cute, decente, and super bait. Pero bakit ganon? Feeling ko, hindi ko pa rin sila fully magustuhan. Parang mas gusto ko yung hindi ako gustong gusto. Hindi ko rin po maintindihan ang sarili ko. Hindi lang ba talaga ako ready or what? Payot naman po. Good luck po sa movie from Pisces Baby. Ay, siguro ano yung human nature, di ba? Yung kapag gustong gusto ka, parang wala ka na kasing hahanapin. Walang challenge dun sa mga taong gustong gusto ka. Gusto mo yung medyo nahihirapan ka. Mas may texture kasi yung... Yee, may crush kaya siya sa akin! Totoo naman nakakagaling yung mga ganun. Kesa yung all out na talaga. Ay, nako! Inahabol ka, di ba? Masyadong papansin sa'yo. Gandang-ganda sa'yo. Eh, dapat kasi ang gandang-ganda lang, ikaw lang sa sarili mo. Yung GGSS ka lang natin. Pero yung ibang tao, medyo annoying talaga yan. Kaya naman, naiintindihan kita. Walang problema sa'yo. Normal yan. Mas nakakilig pa din talaga yung process na hindi yung alam, may hiyaan, may kilig. Totoo namang mas may kilig yun. Pero I think pwede ka rin namang magsawa at maghintay ka na lang dun sa wala bang yung may gusto sa... Kasi ngayon yung hinihintay ko. Kasi ngayon kahit ano tatanggapin ko na yun. Kahit dead na dead kayo, yung na-obsess kayo, tatanggapin ko naman yun. Magkaroon lang talaga. So feeling ko normal yan. Oo. Or siguro mas i-open mo lang din yung sarili mo, di ba? Open natin ang ano, opportunities. Malay mo, napapalampas mo si Mr. Right. Ito naman, what does it mean pag paulit-ulit lang yung pinag-aawayan namin ng jowa ko? Eh, di tanga ka! Kasi ganito yan, girls. Sometimes, he stalks random hot girls on Instagram. And syempre ako, whenever I see screenshot... Ay, nag-screenshot ako! Ay! Whenever I see screenshots of on his phone, medj nakaka-hurt. Eh, ang araw ko din naman kasi medj nakaka-hurt. So, I'm asking to stop, pero hindi siya tumitigil. What do I do ba? Sigur sa kino ba? Alam mo, ha, Ruth? Tigilan mo siguro yung ano mo, pagiging pakonyo mo. Pero kasi, pag paulit-ulit nga naman, ewan ko, kasi ako na nababaduyan ako sa ganung lalaki, yung hindi nila respeto yung importance ng partner nila, na nahahurt sila kapag may ina-admire silang ibang sexy na babae, ibang mas magandang babae. Kasi nafe-feel mo na, bakit, di ba ako enough? Bakit, ako ba, ilan ba yung pictures ko dyan sa phone mo? Bakit kailangan mo pang tumingin ng ibang babae? Maganda rin naman ako, pretty din ako, di ba? Nagpapa-pretty ako sa'yo. So, totoo namang nakaka-hurt yan. Nasa sa'yo yan. Kung hanggang kailan mo gusto magpaulit-ulit yung pinag-aawayan nyo, eh kung magkatulad tayo, di push mo yan, girl! Hanggat kaya mo, push mo yan! Masasaktan ka din, matututo ka din! Kata naman, hello, Miss Angel. Paano ba mag-move on sa taong umasa ka pero iniwan ka? Hindi ko alam. Mahirap mag-move on. Mahirap. Umasa ka eh. Tapos iniwan ka. Eh di wow. Makaka-move on din tayo, guys. Tiwala lang talaga. Dasal, tiwala, ubos ng pera, biyahe sa biyahe. Gawin na natin lahat para lang maka-move on. Patunayan na masaya tayo. Anggap tayong masaya, maniniwala ka din eventually na wow. Fairness, sumasaya ako. Pero hindi, kidding aside, totoo yun. Nag-start ako sa pagpapanggap eh, na magpapanggap na lang muna ako na okay ako. Yung saya-sayahan ako, ganyan, baliw-baliwan, pagkatawan ako ng lahat ng to. Then eventually, yung saya-sayahan ko, naging totoo siya. Yung, my God, masaya na talaga ako. My God, gumigising ako ng, ay, hindi na ako malungkot to. Yung, kalahati na yung araw, doon ko lang may isip na, ay, in fairness, hindi ko siya naisip, hindi ko siya iniyakan kaninang umaga, ganyan, or hindi ako umiyak kagabi bago ako natulog. So, ayun, siguro magsa-start talaga yan kapag may ginawa ka na for yourself. Pero hanggat wala kang ginagawa, hanggat nagdudwell ka doon sa pain, doon sa past, wala talagang mangyayari, or maso-slow down natin yung pag-move on.
Pero pag tinake mo yung first step, na nag-decide ka na, totoo man o hindi na masaya ako, pagpipilitan ko na masaya ako, gagawin ko lahat na magpapasaya sa akin. Then, nakikita mo na lang, tuloy-tuloy na yun. Tapos kahit balikan mo ngayon yung mga masasakit, matatawa ka na lang. Napaka-cliche niya, lagi siyang sinasabi, pero totoo siya. Na-experience ko siya eh. Ganun na ganun eh. Parehas tayo, Confessor Johan. Fairness eh. Hi po! Ask ko lang po, paano maiiwasan na mainis dahil nagiging less sweet yung boyfriend ko kapag busy siya? Naintindihan ko naman na marami siyang ginagawa, pero I just can't help na magtampo ng slide. Pansin ko din po kasi, problem din ito ng ibang couples. From Kelly Ibuyan. Siguro maganda dyan gumawa kayo ng isang day na para sa inyong dalawa lang. Halimbawa, pwede naman siguro kapag Sunday, kung trip niyo yung mga nagsisimba kayo, di magsimba kayo, tapos kain kayo sa labas. Para pang every Sunday, mag-isip kayo ng mga bagong adventures, horseback riding kayo, ice skating kayo. Diba, punta kayo ng luneta. Try na yung mga random experiences. Kasi, feeling ko, yan yung nagbibigay ng excitement, ng flavor. Punta kayo ng motel, ganun. Tapos, ubusin nyo lahat ng rooms, pagkisan nyo, ganun. Iba't ibang experiences ang feeling kong nagbibigay ng flavor. Kasi kapag pinagpatuloy natin na puro work, tapos hindi ka na napapansin, tapos minsan yung source of, ano ba tawag doon, para maglabas siya ng pagod niya, iinom niya, or ikitain niya yung friends niya. Di ba mas maganda pa rin na ikaw yung first person na gusto niyang kausapin pagpagod siya galing work? And feeling ko mag-work lang yun kapag nakikita niya yung effort from you na gusto mo rin siyang makasama and hindi ka papayag in spite ng kabisihan niya. Makita niya yung effort mo na, ay, in fairness dito, oh, sa girlfriend ko or sa asawa ko, sinusupport niya yung work ko, at the same time, gusto niyang mag-work yung relationship namin, ganyan. So, yun lang. Kaya mo yan. Ito naman. I have a best friend na almost 3 months na silang break ng boyfriend niya. Pero hanggang ngayon, parang kaka-break lang nila 3 days ago. Ha? Huh? A surprise? Nahihirapan ako to see her like that. So, ask ko lang po if ano po ang tamang sabihin sa mga kaibigan na moving on to make her feel better. And may time limit po ba ang pag-move on? Wala! Take your time, Ma'am Sheen! Ako, alam niyo, may nagsabi sa akin, alam mo, yung pain na yan, i-embrace mo yan dahil minsan mo lang yan mararamdaman. Kasi ang happiness, itong tawa-tawa natin, available yan eh. Lagi mong pwedeng magawa yan. Pero yung masaktan ka, milestone yan sa buhay kasi yan yung babalik-balikan mo na, grabe no, nung nasaktan ako dito, ito yung mga pinagdaanan ko. Then makikita mo yung sarili mo na, tapos nakatayo ako, tapos eto ako ngayon, okay ako. Maganda siyang experience sa buhay. And doon, hindi siya nagme-make sense. Yung sinasabi sa akin, ba't ko i-embrace yung pain? Yan, sakit-sakit niya. Pero nung in-embrace ko siya, at hindi ko siya iniwasan, yung talagang hinarap ko siya, ang dami kong, mas naging matapang ako. Pakiramdam ko, mas naging matapang ako dahil mas kaya ko ngayon. Yung parang, ewan ko, basta mas kaya ko lang siya. Mahirap magsabi ng mga detalye kasi nga, mahirap magsabi, pero ganun, i-enjoy mo yung process, yung learning process, kailangan yan, huwag mong madaliin yung pain. Kapag naiiyak ka, umiyak ka, pag nababaliwan ka na sa sarili mo, tanggapin mo, pagtawanan mo yung sarili mo, pag gusto mong umalis ka ng work, gusto mong mag-resign ka, gusto mong mag-travel ka, live your life, kung saan ka liligaya, di ba? Ika nga nila, life is short. So, i-enjoy mo ang every failure, ang every triumph, ang every success, every pain, di ba? Every happiness, every friendship. Madaming mga pwedeng i-celebrate. Hindi lang natin
akalain na pwede pala siyang i-celebrate. Ako ngayon, sineselebrate ko yung pain na, di ba, nalagpasan ko. So, laging may inuman. Kasi yung, oy, celebrate tayo, nakamove on na ako. Ang saya din. Fairness. O, sabihin mo yun sa friend mo, ha. Galing naman to kay Jermaine Pulan. Hi po, Miss Angelica. I'm a big fan and excited na po ako sa movie mo. Yes! Pero nung napanood ko po yung trailer, hindi po ako nagandahan. Chika, nung napanood ko po yung trailer, natakot po ako. Kasi minsan, may napapansin ako sa boyfriend ko ng mga signs na parang gay siya. Harap po ba sa guys na nagpa-powder at maarte sa forma? Nagpa-powder? Depende. Anong brand? Kasi, kung umabot na siya sa L'Oreal, mga Revlon, Mars, kabahan ka. Pero, brand conscious, no? Ay, gusto ko yung NARS. Ay, MAC ako eh. Machine ako! Iupo mo yung jowa mo noon, tapos kausapin mo siya yung tatanggap ko naman eh, maging honest ka lang, di ba? Lahat naman tayo kaya nating tanggapin, basta totoo lang, maging honest lang, di ba? Huwag tayong i-lead on, huwag tayong kuhin. So, maganda sigurong manood ka ng pelikula para mas makita mo yung mga signs pa na pinapakita ng mga jowa natin kung mga Becky ba sila. Pero alam niyo, mga Becky, hindi natin ito i-discriminate, ha? Hindi siya para itaboy natin. Baka nga sila pa yung mas may kailangan ng tulong, di ba? Kasi isipin mo, hindi sila makapag-out. So, baka tayo pa yung pwedeng maging person para makatulong sa kanila. So, good luck! Good luck, Mamshi! Ito naman, I'm RJ, 23 years old, okay? And in a relationship. My only problem is my boyfriend's parents. Hindi talaga nila ma-accept that they have a gay son. Lalo na na may boyfriend siya. His parents are bugging me and sending me texts and medyo nakaka-stress na siya. How to deal with this po? Wow! Parents? Parents na to eh! Alam niyo kasi ang parents mahirap talagang kalabanin. Siguro mas... mas mahirap siguro sa kanila, lalo na kasi ang parents at saka sa culture nating mga Pinoy, mas medyo conservative pa tayo. Kailangan nating tandaan yan. Mas hindi pa tayo open talaga sa mga ganyan. Kaya siguro, mas maganda kung intindihin natin sila. Huwag natin silang bastusin, number one. Huwag natin silang bastusin kasi may pinagdadaanan din sila. Hindi lang kayo yung nasistress, tandaan nyo yan. Nasistress din sila na ano ba yung nangyayari? Diba? May mga dapat din silang intindihin. May mga dapat din kayo ipaintindi. Pwede natin silang dahan-dahanin. Basta dapat may respeto. Para irespeto din tayo in return. Mapabakla ka man, mapalalaki ka, tomboy, babae. Ang importante naman sa lahat yung respect. So, lagi lang may respect. So, kapag meron yan, siguro mas lalawak yung understanding ninyo. And manood kayo ng Ang Dalawang Mrs. Reyes kasama yung parents ng boyfriend mo. Kasi dito naman tinatake lahat kung paano natatanggap ng anak, ng magulang, ng mga kaibigan, ang tunay na gender ng isang tao. So hindi siya joke, manood talaga kayo dahil naniniwala ako sa maraming eksena ng pelikula, marami kayong matututunan. And sana, di ba, magkita tayo tapos masalubong kita, tapos sabihin mo sa akin, ikaw yung binigyan ko ng advice, ikaw yung nanood ng pelikula, at okay na kayo, di ba? Kasama niyong nagla-lunch yung parents ng jowa mo. Ay, ang saya. Okay. Ah, madami pa pala siya ng 20. Okay, eto na. Nandito tayo sa NBS Be Here. No boyfriend since birth yun, di ba? Happy naman po, hehe. What? Pero parang gusto ko mag-try sa online dating apps. Okay lang po ba kahit wala pa akong experience pa? May pag-asa ba talaga sa mga ganito?
hindi ko alam. Baka mahirap, no? Kasi online dating, paano? Pa-grinder ba ito? Pa-tinder? Ganun. Kasi ayon sa sources, baka hindi relasyon ang matagpuan natin sa mga ganyan. So, di ko alam kung saan mapupunta. Siguro, di ko alam. Paano ba ito sasagutin? Hirap eh. Ikaw, di try mo, di ba? Di pag naging successful ka, o di okay. Kasi ako na nagkaroon na ng ibang relationships, medyo may apprehension ako pagdating sa mga online dating apps dahil siguro dahil hindi natin sila pa masyadong kilala and para bang ewan ko, siguro try ko din, no? Baka nga. Baka nandun pala yung forever ko. Nasa Tinder. So, subukan natin kung ano ang kalalabasan. Try mo din. Experience mo, ha? Hindi naman ako against dyan. Baka nga mas exciting pa yan, lalo na sa mga, sa ating mga millennials. Yes. Ito naman. Anong maipapayo mo para sa mga taong one great love nila ang kaibigan ng ex nila? Ha? Kaibigan ng ex nila yung one great love nila. Kaibigan mo. Kung kaibigan kita, kaibigan mo yung ex ko. Tapos ikaw yung... One yung ex ko, syempre yung one great love ko, tapos kaibigan kita. O, tapos... Friend ng ex. Yung one great love mo, friend pala ni ex mo. Parang ganun. Ah, gano'n? Gano'n? Ano may papayo ko? Baka siguro nahihirapan siya kasi parang ex niya tapos kaibigan pala niya yung ex. Yung great love niya. At saka yung ex niya, friend. Oo. Parang gano'n. Parang medyo ang hirap siguro ng gano'n. Pwede lumayo ka. Diba? Pares ng ex? Hindi. Isa, isa great love niya. Yung great love niya, kaibigan ng ex niya yun. Yes. Ah! So, mag-aibigan yung one great... Oo. Lagi mo nga yung situation ko dyan, ha? Diba? Parang medyo may ano rin, eh. Magkakaroon ng friendship over to. Nako. F.O. F.O. to, mga maps. Kasi nga, wala na. Wala na, mahirap. Unless... mahirap yan. Naging sabaw na after 12 questions. Siguro mag-usap kayo, no? Kung anong setup ang gusto niyo mangyari. Kung gusto ba nilang maging friends pa o kaya mo ba? Kaya niyo ba? Gano'n ba kalalim ang trust, ang friendship, ang mga pinagsamahan? Or... ayun, good luck! Sinong malalaglag sa tatlo? Pero sana magtagumpay ang love, di ba? Ang friendship, ang open-mindedness. Sana yan ang mangyari sa inyo. So, I guess, nasagot ko naman ang mga tanong ninyo. Yes! Yes. Episode 2 ng season 2, ang ibang question. Yes, at dami pa pong question. So, sa season 2, episode 2 ng Ask Angelica, ay nako, mas exciting yan. Abangan nyo yan. Yes. Kailan yan? Soon, this week. Basta this week siya. Oh, basta this week yan. Oo, this week yan. Tumutok lang kayo sa mga ano, mga paandar, ganyan. Yes.
Sana nag-enjoy kayo ang dalawang Mrs. Reyes. Palabas na yan, January 17, in Cinema Stationwide. Kasama natin ang nag-iisang Miss Judy Ann Santos, directed by Jun Robles Lana, under Quantum Films, Idea First, and syempre, Star Cinema. Yay! Kapamilya, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for updates on Ang Dalawang Mrs. Reyes. For more exclusive videos of our new movie, just click the I button.